Dati-dati ang mga albularyo ay mahahanap lamang natin sa mga liblib na baryo. Pero ngayon, isang search lang daw sa social media, mahahagilap po na ang mga manggagamot na ito. Katulad na lamang ni Maestro Lamurok Milam na dinadagsaraw ng kanyang followers at ang iba raw sa mga followers na ito, sinasapian ng masasamang espiritu. Gaano ito katotoo? Alamin sa aking ulat. Kakaibang Facebook Live ang ginagawa ni Edgardo Fernandez o mas kilala bilang Maestro Lamurok Milam. Ang kanyang live, makapanindig balahibo raw. Ang kanya kasing nilalive, panggagamot sa mga sinasapian at pakikipag-usap sa mga masasamang elemento. Limit daw niyang kausap, mga aswang. Kapre. O hindi kaya, mga nuno. Anong kasalanan? Opo, kasi po binaligan din niyang kabi. Alas na kinatakutan ni Lucifer. Sa kanyang bahay sa Los Baños, Laguna, nagaganap ang kanyang gamutan. Ina-upload nila ito sa Facebook page ni Maestro Lamurok na may mahigit 60,000 followers na. Natuwa lang ako ilagay ng araw kasi meron kasi mga hindi naniniwala para makita ng tao. Kasi ang katuwiran ko naman doon, maniwala man sila o hindi, ang mahalaga, may pakita natin sa sangkatauhang Pilipino sa buong mundo na may mga bagay na ganyan, spiritual. Kada araw, umaabot daw sa mahigit 100 katao ang pumipila para magpagamot sa kanya. Diyos na kanihan, na kinatakutan ni Lucifer, puksayin ang kumukulam sa taong ito sa ngalan ni Yahweh. At kahit minsan daw, hindi siya humingi o tumanggap ng bayad sa kahit sinong nagpapagamot sa kanya. Eh, paano po kayo niyan kikita? Paano kayo nga mabubuhay? Ay, wala po tayong magagawa eh. Kaya nga lumapit sa albularyo, walang pira eh. Eh, alam nga naman, pirahan mo pa, kawawa naman yung tao. Pagka ganyan po naman, induloyin siya muna sa Diyos yun. Marunong ang Panginoon Diyos. Isa ang 56 years old na si Nanay Cecilia sa mga nakapila sa araw na ito para magpagamot kay Maestro Lamuro. Ang kanyang problema, nawawala raw ang kanyang boses. Nang kausapin siya ni Maestro, tila batang hindi makapagsalita si Nanay Cecilia. Base sa kamay ni Nanay Cecilia, nakulam daw ito. Ayon sa kanya, kapag mas mahaba raw ang kanang kamay, ikaw raw ay nakulam o nabarang. Kapag kaliwang kamay naman daw ang mahaba, ikaw raw ay ginugulo ng mga masasamang elemento. Matapos ang gamutan, si Nanay Cecilia biglang nakapagsalita. Ang sakit talaga. Talagang ano, parang iniipit ka. Parang napapasok ka. Pero alam mo na wala namang ginagamit na yung pang-ipit o kung ano, kundi lang daliri niya. Pero masakit. Masakit talaga. Ay, malay pa sa kamatay ito. Sinubukan na raw nilang ipatingin ito sa doktor. Tatlong araw siyang naospital pero wala raw nangyari. Normal yung aking x-ray. Normal ang T3, T4 ko. Pero bumagsak po ang aking potassium. Tapos tumaas yung high blood ko. Nawa po, magdire-diretso na yung pagbalik ng boses ko tsaka normal kong kalusugan.
12 anyos pa lang daw si Maestro Lamuro nang magsimula siyang manggamot. Namana niya raw ito sa kanyang lolo na isang sikat na manggagamot sa kanilang lugar sa Pakin, Laguna. Trabaho kasi sa gamutan, yung mga kulam, talagang mahirap gamutin yan, yung mga ganyan. Pag, kasi magaling pa, magalaw ka na inkanto eh, kasi inkanto, pag nakalas mo, hindi na nabalik. Kaya kulam, lalo, delikado. Kasi pag ang kulam, pinakailaman mo, nagagalit mismo mangkukulam. Nahilig daw siya sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa ganitong uri ng panggagamot. Ang ginang naman na si Matet, tila pinaglalaruan daw ng mga masasamang elemento. Kasama ang kanyang kaibigang si Buboy, inilapit nila ang karamdaman ni Matet. Ang sinasabi lang, baka sa papalit-palit na panahon, which is normal naman, may mga nagkakasakit talaga, pero siya kasi kakaiba. Parang habang pinapainom siya ng gamot, wala nangyayaring progress, so paggaling. Hinahanda ni Maestro Lamuro ang kanyang mga gagamitin sa panggagamot. Ang kanyang pangontra sa mga kulam at masamang elemento, kapirasong papel lamang na kanyang dinasalan. Inilalagay niya ito sa pagitan ng mga daliri ng kanyang ginagamot. No, ipsom, ipsom, exact, igmak, ipsom. Bakit mo pinipinsalan ang taong ito, ha? Magagalingin mo ito, ha? Sagot! Ha? Tanggalin mo, binibigay mo sakit dito, ha? Sagot! Nakasin mo na! Matapos ang gamutan, bumuti raw ang pakiramdam ni Matet. Pero gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos. Marami rin pasyenteng dumadayo pa mula sa malalayong lugar. Si RG ay nagmula pa sa Malate, Maynila. Dinayo niya si Maestro Lamuro para ipatingin ang pangangating nararamdaman niya sa kanyang katawan. Hindi na ako nakakatulog, namayot yung katawan ko. Hindi ganit yung katawan ko dati, nag-gym ako eh. Hanggang saan din ako pinapatulog gabi-gabi, pinapangati yung buong katawan ko. Sige, pagpagin mo lahat yan. Tanggalin mo yan. Patayin na makukulog sa taong ito sa ngalan ni Yahweh. Oh. Sobrang init, gumagabang sa paa ko yung init. Masakit siya masyado. Kasi mo yan. Sige, pagpagin mo lahat yan. Kusang gumagalaw yung kamay ko, natanggalin yung mga sa katawan ko. Gumahan, Rodoy. Sa ngayon, maayos na mag-aan ako. Maos na kinatakutan ni Lucifer! Ha! Hindi raw natatakot si Maestro Lamuro sa kanyang mga masasamang elementong nakakalaban. Protektado raw siya ng mga anting-anting at mga orasyon na nakatato sa kanyang katawan. Ay, awa naman ng Diyos, wala. Kasi may poder ako eh. Kasi may mga bakod akong, pati ako nagsiservisyo. Hindi pwede basta manggagamot ka. Kailangan may baluting spiritual ka. Ayon sa anthropologist na si Neil Lacson, bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan, mga albularyo o faith healers na raw ang mga unang doktor ng mga Pilipino. Nagkaroon na tayo ng concept ng folk doctor before pa dumating ang mga Kastila. So actually, meron na tayong isang buong sistema ng medisina at panggagamot na tied in sa religion natin ng panahon na yon. Tayong mga Pilipino raw, malakas ang pananalig sa mga ganitong uri ng panggagamot dahil na rin sa ating pagiging relihiyoso. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, hindi naman daw kontra sa mga ganitong gawain. Pero, hindi raw lahat ng albularyo o faith healers ay kinikilala ng CBCP. So okay yung ganong klaseng pagpapagaling basta sa ngalan ng Diyos at ang kapangyarihan ni Kristo ang ginagamit o kapangyarihan ng Diyos, hindi kapangyarihan ng tao o anumang kapangyarihan ang tinatawag. Dahil ito'y tinatawag na demonic galing sa Diablo. Ang sinasabi ng simbahan doon, mag-ingat kayo doon kasi baka ibang kapangyarihan ang pumapasok doon sa mga amulets. Kung pumunta naman sila sa isang faith healer, syempre, hindi sila masyadong alam kung ano talaga yung tamang anatomy ng isang tao, kung paano talaga yung tamang proseso ng pagdadiagnose ng isang sakit. Kaya nagkakaroon ito na misdiagnosis. Kaya importante talaga na pumunta sa ating mga hospital para tama yung gamutan at management na pwedeng ibigay sa isang pasyente. Hindi masama na kumapit sa ating mga paniniwala sa mga karamdamang mahirap paniwalaan at ipaliwanag. Pero kung ito ay may kinalaman na sa ating kalusugan,
mas mainam pa rin na sumangguni at ipakonsulta muna ito sa mga eksperto at mga doktor para ang iniindang karamdaman ay magamot at masolusyonan sa angkop na paraan. Ako po si Cara David, kasama sa Iisang Brigada.